Sir Mark Anthony, magandang hapon. Hello po. Sir Mark. Okay. Opo. Ang inyo pong dating girlfriend ay si Mary Rose Palasi. Opo. Alright, ang inyong pinakareklamo, hindi kayo binibigyan ng karapatan doon sa inyong baby. Opo, isa na rin po yun. Pero ang pinakareklamo nyo, nasabi nyo sa aming staff, saka mo palang nalaman at trabaho siya sa club. Matagal ko na pong alam po yun. Oh. Hindi po kasi niya po matigilan po talaga. Ang pinakaano ko po sa kanya po kasi, yung doon po sa anak ko po kasi, laging ako po yung nasusunod po sa lahat ng mga patakaran po na gusto niya. Okay. Una sir, doon sa nagtatrabaho siya sa club, sa opisa pa lang ang dapat, nalaman nyo na yon. Hindi ko po nalaman po noon yun kasi ang nangyari po kasi noon, nagtatrabaho naman po ako sa umaga po tapos po biker po ako sa gabi. Okay. Bali dalawang trabaho po ang ginawa ko kasi madalas po namin pinag-aawayan po yung pagkakulang po yung binibigay ko sa kanya kasi ang sinasahod ko lang po kasi sa trabaho po nasa 7,000 po. Yes, may binabayaran din po akong motor tsaka po yung mga home credit po na mga cellphone po. Isa na rin po dun yung nanakaw po sa kanya cellphone dahil gumimik po sila na hindi ko po nalalaman. Laging inaano niya po sa akin na kulang daw po lahat ng mga binibigay ko kaya nag-biker po ako. Okay. Ngayon po, yung sunod po mga nangyari po dun, sabi niya magtatrabaho po siya. Sabi ko, sige, pagbibigyan ka magtrabaho, anong trabaho naman? Hindi naman niya po sa akin sinasabi. Ipinasok ko po siya sa kumpanya po namin. Hindi naman din po siya nagtagal kasi sinasabi niya hindi raw po bagay sa kanyang ganong klaseng trabaho. Ayaw niya po nun. Tapos doon na po nalaman, may nagbanggit po sa akin na nagtatrabaho daw po siya sa club. Ngayon po para po matigil po siya ron, sinabi ko sa kanya na hindi mo naman kailangan magtrabaho ng ganyan, sinasayang mo lang yung sarili mo. Hindi naman kita ginugutom, malaki yung binibigay ko sustento sa inyo. Tapos sabi niya, uwi na lang daw siya sa Baguio. Sinama niya po rin yung anak po namin. 5 years old. Sige po. Pumahig na lang din po ako sa ganun na po na gusto niya. Sige po. Wag susustento po ako. Ngayon po, mag-aaral daw po siya rin sa Baguio sa Ordaneta po. Doon po siya nag-aaral po. Ngayon sabi niya, malayo daw po sa Mitungan yung bahay nila. Kaya mag-boarding house daw po siya rin sa may Ordaneta. Yun okay. Po, hindi ko na po alam kung totoo po yung kasi may mga konduktor po na nagsabi po sa akin na umakyat daw po siya ng Baguio. May kasama raw pong ibang lalaki. Nakikipaglandian daw po siya sa konduktor daw po namin. Tsaka yung pagbalik niya po rito sa Manila, may foreigner po siya lagi nakakatagpo. Ang akala niya hindi ko siya masusundan. Kasi nagpapatid po lagi siya sa akin eh. Okay. Ngayon namin ko naman po sinasama kung saan tinuturo niya lugar. Tapos mauhuli ko na lang po, foreigner pala yung kausap niya. Sabi niya may bibigay lang daw po ng damit, customer daw niya po. Yung nga lang po, yung ginawa po nila, dahil sobrang tagal ng pag-uusap nila, tataka na ako kung ba't ganun. Dumiretso po sila sa may hotel. Sir, sarado naman po yung mga club ngayon, so hindi na po siya nag-work. Hindi na po nag-work. Photoshoot naman po ang ginagawa naman niya po. Yung nga lang po, sir. Photoshoot? Bakit po, artista ho ba siya? Feeling po. Feeling, okay. Sige, sir, kausapin naman po natin itong si Ma'am Mary Rose Palasi. Nasa kabilang linya na. Magandang hapon po, Ma'am Mary Rose. Ma'am Mary Rose. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Hello po. Okay, Ma'am Mary Rose, isa sa mga gusto mangyari ni Sir Mark, sana mabigyan daw siya ng karapatan para sa inyong baby. Pangalawa, itinatago mo sa kanya sa matagal ng panahon na kayo po'y mayroong boyfriend na foreigner at meron kayong sikretong ngayon lang niya nalaman na ikaw ay dati nagtatrabaho sa club kung panambigyan niya ng pera sa'yo. Anong reaksyon niyo po, ma'am? Si Rapi, hindi naman po ako nagtatrabaho sa club eh. Tsaka yung pa sinasabi niya pong shoot, nagpe-freelance model ako, alam niya yan. Okay. Tapos, yung sinasabi niya nagtatrabaho ako sa club, hindi yung totoo kasi hindi naman po ako nagtagal doon. Hindi siya mismong club kasi variety dancer po ako. Pero okay. Hindi naman po ako nagtagal. Hindi po ako nagtagal doon. Hindi po totoo yon na na sikreto ko yung ganun. Hindi po, alam niya po, siya pa nga po naghahatid sa akin papunta ron si Rapi. Siya pa po naghahatid sa akin. Saan kayo nihatid, ma'am, doon sa club? Yes. Siya po naghahatid sa inyo doon sa club, itong si sir? Opo, siya po naghahatid, pero hindi na rin po ako nagtagal doon. Hindi, siguro isang linggo lang po ako doon si Rapi. Eh, yun naman pala, Sir Mark. Sabi hindi mo, hindi mo alam, yun pala, ikaw pala naghahatid. Kahit yung...
kahit yung manager ko po doon, Sir Rapi, kausapin nyo, hindi po talaga ako nagtagal doon. Okay. Isang linggo lang po. Isang linggo. Doon. Pero si Mark mismo naghahatid sa iyo papunta doon sa work na yon. Opo. Opo. Si Mark po ang naghahatid sa akin. Sabi ko, Mark, hatid mo ko. Sabi ko, wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko, sasayaw lang naman ako. Tapos tapos na. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, bahala ka dyan. Ganyan-ganyan. Mga ganun. Sorry. Okay. Mga ganun po. Mga mura-mura. Ganun po. Oh. Yun naman pala, Mark, reklamo-reklamo ka ng tatrabaho sa club, eh kinukonsinti mo pala, ikaw pa pala mismo naghahatid sa kanya sa work. Sir, hindi ko po siya kinukonsinti po rin, yun nga po yung daylan po, kung bakit po ako nag-triple job po ng trabaho para po tumingin po siya sa ganyan eh. Kasi hindi ko po talaga gusto na sinasabi ng mga kaibigan ko, oh, asawa mo yun ha, ba't nandun nagsasayo sa'yo yung mga picture ng asawa mo, bakit ganyan? Eh, ba't mo siya inatid? Ba't mo siya inatid, sir, doon sa... Hindi ko po siya inatid sa mismong club po. Hindi ko po siya inatid po sa mismong club. Tsaka hindi ko po alam na yung club po na pinagtatrabahoan niya, kaya ako po nalaman yung kasi resign na po siya. Nagpapatid po siya sa akin doon para kunin po yung sahod niya. Okay. Huwag ka magsisinungaling. Huwag ka na magsinungaling dito, Mary Ruth. Alam mo naman kung ano ito po, eh. Alam mo, huwag ka magsinungaling. Hindi ko alam kung anong dahilan, ba't ka nagpatulpo. Hindi ko pinagdamot sa iyo. Okay, sandali, sir. Alam mo, sir, malaking bagay para sa isang tao na maglalagay siya ng tattoo sa kanyang katawan at ilalagay ang pangalan mo dito, sir, o sa likod niya may nakalagay, I love you, mahal. O, mahal na mahal ka, sir. Ayan, o. Ayan, o. Pakita natin yung tattoo. Takpan natin to isa. Tingnan mo, pakita mo direct yung sa likod, o. Mahal na mahal ka, sir. I-close up mo direct. Sa chan po. Sa chan. Ah, sa chan yan. Sa chan. O. Ayan, sa chan niya nakalagay, I love you, mahal. O. O, yan pala. O bakit ka nagpalagay ng I love you mahal sa tiyan mo? Ma'am. So mahal na mahal mo si Sir Mark. Yan po kasi ano, kasi madalas na po kami nag-aaway niyan. Kasi ipinalagay ko po yan kaya lang that time hindi na po kasi ako nakauwi. Ma'am, ano yung tattoo mo dito sa taas? Anday mo tattoo, ano yung din dito? Yung dito po? Sa neckline. Ano yung nakalagay? Ano po yan? Wala po, bat lang po. Hindi, sa baba, ano, Harry Potter? Hindi, ma'am. Ganun yung buhok mo. Hindi, sa baba, sa baba. Hawarin niyo yung buhok mo, ma'am. Yan. Sige. Sa may ka... Sige. Ano yan? Pangalan ko. Ah, Mary Rose. Akala ko Harry Potter. Mary Rose. Ah, pangalan mo. Eh, nasa league, ma'am. Ano yun? Quintas. Yung bat po. Bat. Ah, bat. Astig, ah. Batman. Eh, yung nasa braso, sa may kanang braso. Hindi pa po tapos. Ano po siya? Pakpak po siya na may butterfly sa likod kasi isang braso pa lang nagagawa. Wow, lilipad na si Madam. Eh yung sa yung sa pusod, yun ang nakalagay, I love you. Tingnan sa pusod. Ano po? Wag mo itaas po, sir. Isa, tiyan lang. Po. Ano nakalagay? Yan. Ayan. I love you, mahal. Tapos Playboy po dito. Playboy Bunny. Okay. Ayan naman pala, sir eh. Sir Mark. Ginawang ka pala niya ng tattoo na I love you, mahal. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Sir, hindi po ako yung tinutukoy niya dyan, sir. Ito nga po yung nangyari po nun, sir. Nung ECQ po kasi, sir, ECQ po yun. Hindi, paano mo nalaman na hindi ikaw? Paano mo nalaman na hindi ikaw? Paano mo nalaman na hindi ikaw? Yun. Ito po, sasabihin ko po ng unti-unti po. ECQ po kasi po nun, nagpaalam po siya sa akin na uuwi siya sa Cavite dahil birthday po ng kapatid niya na si Mike din po yung pangalan sa Cavite. Doon daw po siya pupunta. Oh. Nangingi pa nga po siya ng pambili po sa akin ng cake. Ngayon sabi ko po, wala pa akong trabaho, pamasahin na lang. Nangingi siya sa akin ng pamasahin niya. Ngayon po, ganito po nangyari. Kinokonta ko po yung mga kapatid po niya, wala naman po ako makontak. Tsaka halos tatlong araw na po siya nawawala, kaya nagtataka na po ako, ba't po ganun, kinachat ko siya na umuwi ka na rito, umuwi ka na, ano ba, hinahanap ka rin dito ng anak mo. Ngayon, nag-send po siya sa akin ng, mahal, pauwi na ako, antayin mo na lang ako dyan, meron kang babayaran lang na Shopee sa baba na in-order ko, tapos pinatuto ko yung pangalan, tawagan natin dalawa, mahal na mahal kita. Ganun na sabi niya po sa akin. Ngayon po, sabi ko, through this, nakakaramdam ako ng hindi maganda eh. Ngayon po, may nag-chat po sa akin na kaibigan ko po, na may nagsabi po na, tinatanong ako na alam ko ba kung nasan yung asawa ko. Sabi ko, nasa Cavite. Sabi niya, hindi, eto, tignan mo tong screenshot na to. Ngayon, tinignan ko po. Nakita ko po yung picture po ng lalaki po na yan, kasama niya po, yung kamukha po ni Snitch, na magkayaka po sila sa picture sa My Day po. Tapos, meron pa po sila mga dating-dating picture pa po ng May. Tapos, yung mga TikTok videos niya po na doon po sa bahay na yung ginanap na sinasabi niya sa akin dati po, nun, ngayon pong nalaman ko na sila, sinasabi niya sa akin dati, nandun po siya sa bahay po ng kaibigan niya na Lay. Yung po yung sinasabi niya sa akin. Ngayon po, ang ginawa ko po, kinat ko si Trudis na hindi ko po sinabi. Sir, paki-pass forward lang, sir. Ang pinag-uusapan po natin yung tattoo niya na nakalagay, I love you, mahal.
Sinat ko po si... Doon sir. Po ako sinalaman lahat po ng totoo po eh. Ngayon, sinat ko po si Mary Rose. Sabi ko, may sorpresa ako sa kanya. Okay. Sabi ko, antayin niya ako. Ngayon okay. po, dahil na-timbre na po sa akin kung nasan, sinubukan akong pumuntahan. Ngayon, pagkatok po ron, bumukas po ron yung lalaki, sabi ko, magpapatato sana ako. Sabi ng lalaki, sana napapatato mo, tribal buong katawan. Hindi buong braso ko, magkano ba lahat yun? Ngayon, lumabas po yung lalaki, tra mag-usap tayo sa labas. Nung paglabas na po, doon na po siya na dinerecho po. Sabi ko po sa kanya, alam kong kilala mo ako. Hindi tato pinunta ko rito, pinunta ko rito yung nanay ng anak ko. Tatlong araw na siya nawawala sa bahay namin. Lagi siyang umaalis sa amin. Ngayon sabi, pinapasok niya ako. Pagpasok ko rin sa loob, yun, nagtatago pa po siya sa gilid. Binati ko naman po siya. Sabi ko, surprise mga bobo. Ayun, pagkatapos po nun, kinausap, pinaamin ko po sila nun. Sabi ko, na tatlong araw ka nang mahigit na nawawala sa amin. Tatlong araw ka na nawawala sa atin. Hinahanap ko ng anak mo. Magkakilala nun daw kayo matagal. Sabi nung lalaki sa akin, kagabi lang daw. Ngayon, doon na po kagad dumikit sa akin yan. Paano magiging kagabi? Ayan, lagi nawawala sa akin yung asawa ko. Tapos sinasabi niya na bago lang daw po sila. Natulog daw siya ron. Sabi ko naman sa ano, sa anong chinat ko na sila, sabi ko, bakit ka naman natulog doon? Meron ka namang inuuwihan. Diyan ka pala lang nag-stay. Okay. Sandali po. Sir, excuse me, sir. Excuse me. Sir, sorry. Mary Rose, sino yes. ba yung tinutukoy mo na I love you, mahal doon sa tattoo mo sa tiyan? Siya po. Bakit siya? Ba't mo nasabing siya? At hindi yung kasi, inabutan ni sir doon sa nung makita ka niya? Yung tawagan namin, ano, Al. Ibig sabihin, magkahiwala yung ma at saka al, mahal. Yung po yung nakalagay sa ano ko, sa tattoo ko. Ah, ma kasi Mark. So, ma. Tapos ikaw, mahal. Ah. Oh, naghiwalay po yung ma at saka yung al. Mahal. Tapos ang tawagan namin is al. 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 Eh, ano naman tawagan mo yung boyfriend? Sino ba yung lalaki na inabutan niya nung pumunta siya doon sa hinahanap pa niya? Nakita ka niya na may, nakita niya na may lalaki doon at ikaw nagtatago. Sino naman yon? Ay, yun po kasi boyfriend ko po yun. Ganito po kasi yun. Okay, sandali lang. Anong tawagin yun ng boyfriend mong yun? Po? Anong tawagan mo yung boyfriend mong yun? Anong tawagan yun ng boyfriend? Pangalan lang din po namin. Ano pangalan nga? Lang din po namin. Anong tawagan nyo? Mahal din? Hindi po. Ano? Hindi. Pangalan lang din po namin. Pangalan? Wala, hindi mahal? Oo. Wala po. Akala ko mahal para wala ng kalituan. Kaya lahat dapat mahal. Uniform. Opo. So, doon sa mga boyfriend mo, pangalan lang. Sa ibang boyfriend mo, pangalan lang. Dito kay Sir Mark, mahal kasi baby, ma. Baby. Baby, ganun. Baby, mga ganun. Naiyak na si Mary Rose. Ay, hindi pa ako may iiyak. Hindi ko dapat iiyakan yan. Teka muna. Ang naiyak pala si ano, sorry, naiyak na si Sir Mark. Naiyak na, ma'am. Ma'am, mahal mo pa ba si Sir Mark? Sa dami na po kasi niyang ginawa sa akin, hindi na po talaga. Kasi sa totoo lang, Sir Rapi, nung nag-work po ako, naghiwalay na po kaming dalawa. Nag-work po ako dito sa Timog. Sabi ko, hiwalay na tayo. Sabi niya, kahit magsama na lang kami para sa bata. Ngayon, sumama ako sa kanya. Pumunta ko doon sa bahay, nagsama kami ulit. Pero may usapan kami, bago ako po pumunta sa kanila, is nag-usap kami na magsasama kami. Ma'am, sanay, ma'am, ito, good point to sa isang netizen. Sabi ni, Aris, sino yung katabi mo kanina, ma'am? May nag-abot sa iyo ng, ano? May tattoo rin. May nag-abot sa iyo. Sino po yon? Boyfriend ko po yon. Naku, aray. Ay, sus. Kaya pala naiyak si sir. Ah, wala na. Wala na po. Sir, kasi sir, po. Happy, sir, ay, alam hello, naman hello, po niya na nandito pero, ako. Alam naman po niya. Hindi ko alam na nandiyan ka. Hindi yan yung sinabi mo sa akin kasi sabi mo susundin mo yung anak natin doon na kayo sa Baguio. Ayusin ulit natin pamilya natin. Kakausapin yung pamilya ko rito para mabuo tayo. Anong ginawa mo? Pagkatid na pagkatid mo rin, iniwanan mo kagad doon, sumama ka na pala dyan sa lalaking yan. Okay, sandali. Ma'am, request po ng isang netizen. Pagbigyan natin, alam mo yung mga netizen, spoil sa akin to eh. Pwede rin, ma'am, pakita mo yung bagong boyfriend mo. Pakita mo sa camera. Request ni Rose Ann. Ma'am. Hello, ma'am? Wala bang audio? Ayaw. Ayaw. Okay. Ayaw din po niya. Ayaw daw po niyang ano. Sumikat. Makisama. Sige, pwede. O, pwede raw. Pwede, sige. Pakita. Wag na! Pwede, sige. Ayaw. Diyan ka. Pwede rin mo magsalita ng totoo. O, sige, magsalita. Ma'am, pagsalitay natin.
Sige na, pagbigyan natin para naman malaman yung katotohanan. Sige, magsalita si Sir. Sir, salita kayo. Huwag na po. Ha? Magsalita ka, huwag ka magpakita. O bakit? Pakita ma'am, ikaw naman. Ba't mo tinatago? Ayoko na kasi ng issue pa lagi kaya. Ma'am, alam naman na eh. O gusto mo, si Rosanne, ito. Nag-request. Sige, wait lang. Ganyan, ayan. Okay, para i-compare naman netizen, sino bang gwapo sa dalawa? Sige, okay, sir. Ayan na. Anong pangalan ni sir? Ma'am? Trump po. Trump. Donald Trump? O, Trump. Magandang hapon po sa iyo, Sir Trump. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. Kayo po yung bagong boyfriend ni Madam. So, si Sir Mark, Sir, kanina pa naiyak-iyak po siya, Sir, kasi gusto niya magkabalikan sana sila ni Ma'am Mary Rose. Meron daw kayong gustong sabihin. Opo. Sige, anong gusto mo sabihin, Sir Trump? Yung ganito po kasi, Sir Rafi, noong una po, hindi ko po alam na tapos, nalaman ko na lang din sa kaibigan ko na nung nagpunta po yan si Mark dito, may mali po siya sa sinabi doon sa sinabi niya kanina eh. Sige po. Sabi ko, magpapatatudo siya full sleeve, tribal, sabi ko niya. Ngayon, ganito po. Sabi ko, sige, usap tayo sa labas kasi nag-i-rosy ako, naka-aircon. Sabi ko, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, ano ba papagawa mo? Tapos direktan niya ko, hindi, Kuya Ram, ang ganito po, ganito yan. Hindi talaga tatuwa, pinunta ko dito. Sa Mary Rose Palasi, sabi niya ganun. Sige, pasok tayo sa loob. Pinapasok ko po sa loob dito. Pinaupo ko po siya. Inalok ko pa nga po siya ng tubig. Tapos, okay. Tubig, hindi soft drinks, sir. Hindi soft drinks. Tapos po, sabi ko sa kanya, tinanong niya ako, matagal na ba kayong dalawa? Sabi ko, bago lang, itong May lang, ginanong ko siya. Sasabi niya, sige, alis na ako, Kuya Ram, salamat ha. Pero yung sinasabi niya po kanina, mali po yun. Okay, sige. Tapos nakipagkamay pa nga po ko sa kanya, sabi ko sa kanya. Pero kasi, Sir Trump, alam mo na may anak sila ni Sir Mark, itong si Mary Rose. Doon ko na nagpunta siya nito, doon ko na lang po nalaman lahat. Ngayon sir, alam mo na may anak silang dalawa, ano pong reaksyon niyo, Sir Trump? Kinausap ko si Mary Rose, sabi ko, paano yan? Anong plano mo? Sabi ko sa kanya, anong plano mong gawin ngayon? O ngayon, gulo yan. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba ihatid hinatid ka na namin sa inyo? Inalo ko po siya, inalo ko po siya nun. At sabi nito, ayoko. Kasi, ayoko po magsalita nung about sa nangyayari dun eh. Kasi okay. May mga record din po siya dun eh, ng mga nangyayari sa bahay. Pero okay, Sir Mark, Sir Trump, ano sa palagay mo kung bakit iniwan ni Mary Rose itong si Mark Anthony? Ang huli ko po nalaman kasi ang kinuwento sa akin ni Trudis nung mga anak si Trudis. Sino po Trudis? Si Mary Rose? Opo, si Mary Rose. Opo. Mas inuna pa ni Mark yung dibo niya kaysa nung nanganganak na po si Mary Rose. Inuna yung kanino? Yung ano niya po? Pa? Inuna niya yung kanyang dibo ni Mark. Inuna ni Mark yung kanyang dibo kaysa na yung panganganak ni Ma'am Mary Rose. Opo. Pero ayoko po makialam dyan eh. Sabi ko, ayoko makialam sa away nyo. Ayusin mo yan. Sabi ko sa kanya. Tapos si Mark, paano eh, hindi niya alam na nababasa ko yung usapan nila ni Mary Rose sa messenger. Matagal na aking magkasama. Puro banta nga po inaabot ko dyan eh. Pero po. Hindi ko, ini-ignore ko. Okay, puro profession, ini-ignore ko. Hindi ko pinapansin. Okay, Sir Mark, anong gusto mong mangyari, Sir Mark? Pakisabi na nakikinig na po si Ma'am Mary Rose. Sir, sa akin lang po kasi, sir. Ang gusto ko po mangyari po, yung para po sa anak po namin. Tsaka, yung gusto ko lang po, yan para mong special lang. Tsaka isa rin po yung hospital lang din po sa akin doon. Kasi 6 na taon ko po silang sinustentuhan. Sila po lahat ng, siya po lahat na nakinabang sa lahat po ng pinaghihirapan ko po. Pero binabahay po siya ng iba't ibang lalaki. Pinag-aral ko pa po yan, sir, sa Ordaneta, tsaka po sa Kainta. Yung Kainta, inamin niya naman po sa akin na may lalaki siyang tinuluyan doon na sabi niya, boarding house pa rin. Tapos yung tinuluyan niya po na, yung time po ng, nag-inom po sila rito sa bahay po, kasama po mga kaibigan niyang babae. Nag-inom po sila rito sa Mayor's Belt po. Ngayon po, para po makasafety po ako na uuwi na maayos yung asawa ko, pinasama ko po yung kaibigan ko. Ang nangyari po nun sa, sa pinuntahan po nila, na pinakilala lang pinsan yung kaibigan ko, sabi ni Mayor's sa kaibigan ko, huwag ka maingay kay Mike kasi magagalit yun pag malaman niya. Ngayon, sabi naman ng kaibigan ko,
Oo daw, oo. Pero yung kaibigan ko, hindi naman magsisinungaling po sa akin. Sir, Sir Mark, Sir Mark. Nasaan po yung baby nyo ngayon, sir? Iniwanan niya po, sir, sa Baguio po. Iniwanan niya po. So gusto mo makuha yung baby? Oo, kasi hindi naman niya po inaalagaan po eh. Okay, ma'am. Ma'am Mary Rose, okay ba sa'yo na ang mag-aalaga ng baby nyo si Sir Mark? Hindi po, hindi ko pa pinabayaan yung anak ko. As in, ganito yung nangyari. Hindi, ma'am, kulang na tayong oras. So, kung hindi ka papayag na makuha ni Sir Mark yung baby, sa bagay, below 7 years old yan, dapat sa'yo talaga yung full custody. Ma'am, kailangan bigyan mo siya ng karapatan na madalaw-dalaw yung baby, opo. Okay lang. Opo, sinabi ko naman sa kanya, hindi naman po bawal. Hindi naman po bawal. Ang gusto niya sunduin, bumabagyo, tapos may pandemic pa, gusto niya sunduin doon. Sabi ko, okay. Pwede. Okay. Sabi ko, hindi mo naman kailangan kong ipatulpo kasi may karapatan ka eh. Sabi tama. Ko, doon, karapatan mo yan. So, Sir Mark, ayan naman pala, binibigyan karapatan ni Ma'am Mary Rose na dalawin yung baby ninyo. Tapos ang dalawa pa, makadagdag. Ma'am Mary Rose, dapat, yung baby pala doon kay Ma'am Mary Rose. So, papayag ka ho Ma'am Mary Rose na dalawin niya yung bata, hiramin niya. Kasi karapatan naman niya yun. Papayag naman po ako, pero pag gusto kong kunin, pag sinabi kong iuwi niya, kuunin niya, syempre nanay ako, nagda-doubt ako na ba ay hindi na naman ikaw nag-aalaga, eh, binibigay ganun. Mo sa iba eh. Ganun ako nagsusustento sa inyo eh. Kasi ang ginawa niya sa akin, tatlong buwan niya sa akin na pinagbawalan ako sa bahay nila papuntain, wag na wag daw akong aapak sa bahay nila, sabi sa akin ganun. Kasi niloko mo kami nung anak natin. Niloko mo kami. Kaya hindi ko po nakita yung anak ko. Ganito na lang pong gagawin natin. Ma'am Mary Rose, Sir Mark, magkaroon lang po tayo ng pirmahan sa DSWD at doon i-define yung pong sa child custody. Of course, mapupunta yan sa nanay. Pero ang ibig sabihin, doon i-specify kung ilang araw pwedeng hiramin ni Sir Mark base doon sa agreement na of course papayag ka Ma'am Mary Rose. Tapos anong araw ba sa'yo, anong araw kay Sir? Lahat ang pag-uusapan doon kapakanan ng bata. Okay sa inyong dalawa. Kami po ang mag-aayos. Sir, okay po sa akin yun. Nung inihingi ko na lang po siguro, sir, sa akin, hustisya na lang din para sa akin, sir, yung panggagamit at panluloko niya sa akin na napakatagal po. Ano pong hustisya yun, sir? Sir, ilang beses niya ako niloko, ilang beses ko na ho siya nahuli, ilang beses ko na siyang pinatawad, ilang beses ko na siyang pinagbigyan, nakipag-alikan na siya kung kani-kanino, sir, nagubad na siya sa loob ng TV station. TV station? Sa akin, sir. Sandali, TV, anong... Sa TV so, station? Radio station, sorry po. Bakit? Disjockey po siya? Po ano po nangyari po kasi nung nagpatid po siya sa akin, meron daw siyang radio na guesting po. Sabi ko, sige, susuportahan kita dyan. Pinagkalat ko pa sa mga kaibigan ko, panoorin yung asawa ko na i-interviewin. Ngayon po, ang nangyari po nung in-interview po siya ron, puro po kasiraan po sa akin na wala daw po siyang asawa, single daw po siya, sinasaktan daw po siya ng asawa niya. Tapos, hiya po ako nun kasi ako po nagsabi na panoorin yung asawa ko, ma-interview siya ron, gamaganto ganyan. Tapos nung tumagal po yung nila, may tanungan portion po ron na pag nagkamali po siya sa sagot, maghuhubad po siya. Naghubad po siya ron sa mismong TV at nagpayakap po siya sa mga host po ron. Sabi ko sa kanya, ba't mo ginawa yun? For the views daw, sabi ko, meron ron sa mga may anak tayo. Sa akin ka umuwi. Teka mo, sir, umuwi sa akin. Sir, sorry. Legit ba ito na radio station? Kasi bawal yan na maghubad? Show po yun, sir. Show po. Tinanggal po yung video po na yun. Pinutol po kasi po. Kasi po, yung din nga po yung na-trendy po kasi dahil po pinag... online registration. Sir. Una, hindi mo siya pwedeng idemanda, sir, sa kanyang panlalaki. Kahit na, sorry, ma'am, ha, sorry, sir. Kahit na 1 million times siya, ma'am, boyfriend, in the course of your relationship, wala akong kaso doon dahil wala ka naman pinanghawakan papeles na kayo po'y kasal. Okay, sir? Hindi niya po sa lahat po yung ginawa niya po sa akin. Kasi po, ako po yung wala po ako natanggap po na ano po yung kahit ano lang po sa kanila nung kinuha niya anak ko, nawala siya sa akin. Sir, wala sa akin kahit sir, ito. Sir, sorry sir ha. Sir, I'm with you, sir. Okay, I'm with you. Kaya lang ang sinasabi ko sa hindi ka nakikinig eh, wala ho kayong pwede maikaso laban kay Ma'am Mary Rose sapagkat di kay kasal. Opo. Kahit na paulit-ulit siya ng boyfriend, naging salawahan siya for so many times, wala ho talaga. Doon na lang tayo sa baby, sir. May mapapala pa tayo. Hindi na masahe yung mga laway natin. I-sponsor po namin, kung wala kayong pamasahe, sa neutral ground, doon kayo mag-uusap tungkol sa kustodiya ng bata. Okay? Actually,
siguro Santos, sa saan pa ngayon si Mary Rose? Saan po kay Ma Mary Rose? Saan kay ngayon Ma Mary Rose? Tomas Morato po. Sa Quezon City kay ngayon? Opo. Okay. Well then, ang pag-uusapan siguro, kami mag-sponsor na mag-usap kayo sa MSWD dito sa may Quezon City. Ikaw sir, saan ka sir? Kami tatulon po. Same lang. Okay, sige po. So DSWD o MSWD sa Quezon City, kami po ang maghanap ng paraan na para doon makapag-usap kayo tungkol sa kustodiyan ng inyong baby kasi pareho pala kayong residente ng Quezon City. Okay, sir? Ma'am? Opo. Opo, okay lang. Po. Okay, sige. Now, ma'am, meron kang mensahe kay sir? Yung ano po, ang mensahe ko lang, yung ano niya, ex niya nakikialam, nag-post po. Nag-post po yung ex niya about sa akin. Gumagawa ng gulo. Gumawa lang ato ng gulo. Gagawa pa ng gulo yung ex niya. Okay, sige po. Okay, Mark, narinig mo naman yung mensahe. Ikaw naman, Sir Mark. Gusto mo mag-mensahe kay Madam? Sabi ng ex niya, sisirain daw niya yung mukha ko. Kaya sabi niya, pumunta daw ako sa kanila. Kaya sabi ko, pupuntaan ko siya, sirain niya yung mukha ko. Hindi pakabit mo ulit yung ilong mo. Pinakabit lang naman yan eh. Ah? Alam mo, Mark, alam mo naman yung totoo, di ba? Ano naman, di ba? Okay, sige. Ito may sasabihin daw si Hannah Revilla. Sino itong Hannah Revilla? Hannah Revilla, magandang hapon. Hello po. May gusto kayong sabihin, Ma'am Hannah? About lang po doon sa sinabi niya po na nakikialam po ako. Bali po kasi ganito. Ma'am, alam mo, Hannah, sirain mo mukha ako ha, pagpunta ko dyan ha. Pag di mo lang sinira, sinasabi ko sa'yo, pag-post ka pa ang tapang mo ha. Scoping ka ba? Magkasama tayo kanina. Ang tapang mo. Nakikialam ka, ang tapang mo. Ang sinabihan ko si Mark, hindi ikaw, pagbat ka tamaan. Ba't hindi mo ako pagsalitain? Ma'am Hannah. Hindi naman ikaw yun eh. Sir, message ko lang. Sir, magme-message lang po sa kanya. Sige po. Mary Rose, alam mo kung gano'ng kabuti yung mga magulang mo at kapatid mo. Yung ginawa mo sana sa akin, sana lang. Huwag mong mararanasan kasi hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung paano mo ito i-handle eh. Walang kasing sakit yung ginawa mo sa akin. Ang tanong, naging mabuti ka ba sa akin? Alam mo yan. Alam ng lahat. Alam mo yan. Hindi, Mike, hindi. Ang dami ko ebidensya sa'yo. Tumigil ka. Sana lang huwag mo lang maranasan. Yun lang na sa akin. Muna sana hindi ko mararanasan yun. Kasi sa'yo lang ako nakaranas ng ganyan. Sana lang. Ako. Okay, sige po. Kami po mag-a-arrange na para pag-usapin po kayo sa Quezon City DSWD. Okay? Salamat po sa inyong dalawa.